Think of home. Home. When I think of home, I think of a place where there's love overflowing. I wish I was home. I wish I was back there with the things I've been knowing. Suddenly my world's gone and changed its face, but I still know where I'm going. Hapon ng programang Mabuhay Bagyo, isa pong malaking karangalan ang maging bahagi po ng isang napakaganda at bagong-bagong programang makakasama natin dito sa Sky Cable Channel 12. Wala pong iba yung kaninang ipinakilala ng ating kapatid na si Grace. Wala pong iba kundi yung Closer to Home. Ayan, hindi na po namin patatagalin mga televiewers dahil alam namin kanina pa kayo nag-aabang kung ipinakilala ng ating sister na si Grace kung sino ba talaga si Ate Cez. Eh ngayon po, malalaman din po natin bakit Closer to Home. Ate Cez, balik po tayo ulit sa inyo. Ate Cez, why is it called Closer to Home? Good evening, Marvin. Yes, po. you know, Belle, for the past 20 years, no, we've been building houses, no, and so we decided na parang physical yung house eh. So sabi namin, why not try to help people and family build a home this time, because we don't want to just build houses, we want to build homes. Yes, and Tita the people Cez. There. Mm-hmm. Ate Cez, sorry po. I used to call her Tita Cez. Ayan po, ganyan kami ka-close. At syempre, dito po sa programa niya ngayong gabi, eh, ito po, ininenervyos kami. Kesa po sa nakikita niya sa aming programang Mabuhay Bagyo, Ate Cez. Ayan. Sinabi nga natin, gusto nating tulungan yung ating mga kababayan, especially mga nanonood sa ating televiewers ngayon, na magkaroon ng sariling tahanan. Kasi, merong difference kasi pag sinabi nating home and house, Tita yes. Cez. Ayan. And based sa pagkakilala ko sa inyo, talagang yung family nyo, hanggang sa mga kapatid, at syempre kay Mami Hope, eh talagang you will feel the home sa kanila po, sa kanilang pamilya. Thank you. Yes, and Tito Cez, sabi nga nila, kagaya ng mga nanonood sa atin ngayong gabi, pag sinabi kasi nating closer to home, gaano ka-close? Kasi importante talaga sa isang pamilyang meron tayong talagang tahanan. Pero meron dyan na ibang family na may tahanan nga, pero is medyo nakakagulo o watak-watak. Paano tayo makakatulong sa ating mga televiewers pag sinabi nating closer to home? Parang dito sa closer to home, we'll be discussing din yung physical na house. No? And then, we'll have episodes also na i-discuss naman yung mga relationships sa family relationships. We'll try to understand yung situation ng relationship ng parents to their children. And then kung meron ding mga problems, we'll invite some professionals and experts on the topic para lalong magkaunawaan, magkaintindihan yung magkakasama sa isang tahanan. And then, hopefully, paunti-unti, they're going closer to home na. So, siyempre, ako naman, yung show naman, we cannot build a home for them. What we can do lang is help them. Na at least, they'll get closer to the kind of home that they want. Yes, syempre, pag closer to home, close din sa kanilang mga puso at damdamin yan. Oo, syempre. Yes, at kagaya nga po nang sabi nyo kanina, hindi lang yung physical na talagang pag-build ng house. Meron din po tayong itatalakayan sa inyong mga upcoming episodes. Yes. Dito sa closer to home, yun nga po yung mga problema ng pamilya, problema ng asawa sa asawa, anak sa ina, sa ama. And syempre, meron po tayong interaction from the televiewers niyan. Yes. Yes, and alam niyo po pa na isa talaga na nagpapasalamat ako.
At isa ako sa nimbita mo dito sa iyong programa. Thank you. At isa ako sa magiging follower siguro na o avid fan ni Ate Cez. At maraming salamat din po sa pagiging isa sa mga sponsors ko po sa aking mga events. At syempre yung ating Kaisa. Programang Mabuhay Baguio. Ate Cez, pwede bang magtanong ng konting personal? Sige. Ayan, how does it affect your personal life dito sa bago mong programang Closer to Home? At this point in time, I think it's too early to say, ano. Pero kung i-gauge ko siya based doon sa noong interview ako ni Grace, no. May marami rin nakapanood and they're saying na, "Uy, nakita kita sa TV," ganyan. Tapos parang mas nakita ko na ano ba yung mga pwede namin gawin to help you, ganyan. So parang nabuo yung conviction ko talaga na mas makaka-invite ako na mas maraming tao na tumulong din sa ibang tao. Ganun. So hopefully, I think at this point in time, it will have a tremendous effect on my life. And I am sure that it will be a positive one. Yes, and isa na po dyan yung pagiging kayo po yung may-ari ng Kaizen Builders. And may mga kababayan tayo, hindi lang siyempre sa lungsod ng Baguio, na gusto talagang magkaroon ng tinatawag na closer to home. Ayan. Kasi marami sa atin na wala pa yung mga nangungupahan lang. And sa tulong po rin ng inyong programang Closer to Home at sa tulong ng inyong kumpanya ng Kaizen Builders, madali nating matutulungan. Siyempre, unang-una yung mga kababayan po natin dito sa lungsod ng Baguio. Part din ng magiging program dito is parang i-educate natin sila yung kung paano ba. Kasi akala na iba, mahirap kumuha ng bahay. Pero hindi naman yun ganun katotoo kasi may mga paraan naman. So, alam natin na ang bahay ay one of the basic needs, di ba? So, sa ganong paraan siguro, matutulungan natin sila. Yes, Tita Ate Cez, ayan. Actually, kanina nagpa-practice po kami kasi yun nga, kagaya nga ng sinabi ni Sister Grace na bakit parang kinakabahan kami, iba pala pagka kahit nag-guest tayo sa isang programa, di ba Grace? Mamaya makakasama natin siyempre si Sir Rob ng Colors Advocacy Network. At gusto ko po magpasalamat sa kanya, sa isa sa mga major sponsor natin dun po sa ating isinagawang event nung last year, December last year. So Ate Cez, kagaya nga nung ating programa, alam ko din kung gano'n ka meron kang mabuting loob sa pagtulong sa kapwa. Isa ako sa nagpapasalamat at naisip mong gawin itong programang ito para mas lalo pang mapalapit sa masa, syempre higit sa lahat sa masa, at makilala kung sino ba si doktora po, kasi si Ate Cez Fajardo Apostol. Alam mo, Belle, ngayon ko lang aaminin sa'yo, ha? That you're one of the influences why I do this program. So nung sinasama-sama mo ako, tapos nakikita ko na nakakagawa ka ng mga magagandang programa like yung mga ini-sponsoran ko because you're hosting a TV show. So sa tingin ko, sabi ko, gayahin ko din kaya. Ayun. So you inspired me too. Yes, salamat Ate Cez. At medyo kahit konti may naibahagi ako sa iyo. Malaki 'yun, no. Opo, at napakasarap naman po talagang maglingkod sigit sa lahat sa mga taong bayan na alam nating nangangailangan ng ating tulong. So Ate Cez, babalik po tayo sa inyong programa mamaya. So mga televiewers, huwag po kayong aalis dahil marami pa po tayong malalaman at dapat alamin sa bagong-bagong programa po dito sa Sky Cable. Wala pong iba kung hindi ang programang Closer to You. To home. Ay, to home! to be close to you, please watch Closer to Home. Ayan. We'll be right back. Think of home. Closer to home! Oops, closer to home. Closer to home. Closer to home! Closer to home! You're closer to home! Closer to home. Closer to home. Please keep in mind that love and peace will reign